Kamusta mga bata? Narito muli si Teacher Eileen para sa isang masayang kwentuhan. Handa na ba kayo? Umpisahan na natin! Ang pamagat ng ating kwento ay Ang Tatlong Biik. Adaptation from the Three Little Pigs. Illustrated by Salma Gul. Palawakin muna natin ang ating talasalitaan. Unang salita, ito ang dayami. Ito ay pinagpatong-patong o pinagsama-samang mga tuyong damo. Patpat. Tulad ng inyong nakikita, ito ay isang patpat. Bahay na bato. Ito naman ay bahay na gawa sa bato, sa hollow block at simento. Sumunod naman ay lobo. Yan. Yan ang asong lobo. Ang sabi ng asong lobo ay, aw! Aw! Ito naman ang chimenea. Ito naman yung nilalabasan ng usok sa loob ng bahay kapag mayroong fireplace o yung gumagawa ng apoy sa loob ng bahay. Diyan lalabas ang usok. Ano ang mga materyales na ginagamit sa paggawa ng bahay? Paano nga ba ito nabubuo? Sa ating kwento ngayon, malalaman natin kung sino kaya ang may pinakamatibay na bahay. Alamin natin! Ang Tatlong Biik. Noong unang panahon, may isang matandang inang baboy na may tatlong maliliit na baboy at walang sapat na pagkain para pakainin sila. Kaya noong nasa hustong gulang na sila, ipinadala sila sa mundo upang hanapin ang kanilang mga kapalaran. Ang unang maliit na baboy ay napakatamad. Hindi niya gustong magtrabaho, kaya nagtayo siya ng kanyang bahay sa labas gamit lamang ang mga dayami. Hala, matibay kaya ang pagkakagawa ng bahay niya? Ang pangalawang maliit na baboy ay nagtrabaho ng medyo mas mahirap, ngunit medyo tinatamad din. Kaya naman nagtayo siya ng bahay niya gamit lamang ang mga sticks. Pagkatapos, kumanta sila at sumayaw at naglaro ng magkasama sa natitira pang araw. Ngunit ang ikatlong maliit na baboy ay nagtrabaho ng gusto sa buong araw at nagtayo ng kanyang bahay gamit ang mga bricks o mga simento at hollow blocks. Isa itong matibay na bahay. Kumpleto. May isang fireplace at chimenea. Mukhang hindi ito masisira ng pinakamalakas na hangin. Kinabukasan, isang lobo ang dumating kung saan nakatira ang tatlong maliliit na baboy at nakita niya ang bahay na dayami at naamoy niya ang baboy sa loob. Akala niya ay gagawa ito ng masarap na pagkain at nagsimulong tumulo ang kanyang bibig. Kaya kumatok siya sa pinto at sinabi, "Munting baboy! Munting baboy! Papasukin mo ako! Papasukin mo ako!" Ngunit nakita ng maliit na baboy ang malalaking paa ng lobo sa butas ng susian. Kaya sagot niya pabalik, "Hinding-hindi kita papapasukin!" Pagkatapos ay ipinakita ng lobo ang kanyang mga ngipin at sinabi, "Kung gayon, bubuga ko at sisirain ko ang bahay mo!" Kaya hingi pa niya ng malakas ng pababa ang bahay na dayami. Ibinuka ng lobo ang kanyang mga panga ng napakalaki at bumuga ng malakas na hangin sa abot ng kanyang makakaya. Ngunit nakatakas ang maliit na baboy upang magtago kasama ang pangalawang maliit na baboy.
Nagpatuloy ang lobo at dumaan siya sa pangalawang bahay na gawa sa mga patpat. At nakita niya ang bahay. At naamoy niya ang mga baboy sa loob. At naglaway siya habang iniisip ang tungkol sa masarap na hapunan na gagawin nila. Kaya't kumatok siya sa pinto at sinabi, "Mga maliliit na baboy! Maliliit na baboy! Papasukin ninyo ako! Papasukin ninyo ako!" Ngunit nakita ng mga baboy ang matulis na tenga ng lobo sa butas ng susian. Kaya sumagot sila pabalik, "Hindi kita papapasukin!" Kaya ipinakita ng lobo ang kanyang mga ngipin at sinabi, "Kung gayon, hihipan ko ng malakas at sisirain ko ang bahay mo!" Kaya hinipan niya ng malakas pababa ang bahay. Ang lobo ay sakim at sinubukan niyang hulihin ang dalawang baboy ng sabay. Ngunit wala siyang nahuli. Ang dalawang maliliit na baboy ay mabilis na tumakbo papalayo. Hinabol sila ng lobo hanggang makarating sila sa bahay na bato. Mabilis at malakas na isinara nila ang pinto bago pa sila mahuli ng lobo. Ang tatlong maliliit na baboy ay labis na natakot. Alam nilang gusto silang kainin ng lobo, lalo pa at hindi pa ito nakakakain buong araw. At naamoy na ng lobo ang tatlong biik sa loob. At alam niya ang tatlong maliliit na baboy ay gagawa ng isang masarap na hapunan. Kaya't ang lobo ay kumatok sa pinto at nagsabi, "Maliliit na baboy! Maliliit na baboy! Papasukin ninyo ako! Papasukin ninyo ako!" Ngunit nakita ng maliliit na baboy ang singkit na mga mata ng lobo sa butas ng susian. Kaya sumagot sila pabalik, "Hindi kita papapasukin!" Kaya ipinakita ng lobo ang kanyang mga ngipin at sinabi, "Kung gayon, hihipan ko ng malakas at sisirain ko ang bahay mo!" Ngunit hindi niya kayang sirain ang bahay. Sa wakas, hingal siya. Hirap na siyang makahinga. Kaya siya ay huminto para magpahinga at nag-isip ng kaunti. Ngunit ito ay hindi makapagpigil. Sumayaw ang galit na lobo at naisip na siya ay bababa sa tsimineya upang kainin ang maliliit na baboy para sa kanyang hapunan. Pero habang umaakyat siya sa bubong, ang maliliit na baboy ay gumawa ng naglalagablab na apoy at naglagay ng isang malaking palayok na puno ng tubig para kumulo. Ano kayang gagawin nila para dito? Pagkatapos, tulad ng inaasahan, sa pagbaba ng lobo sa tsimineya, inalis ng maliit na baboy ang takip ng palayok at plop! Nahulog ang lobo sa nakakapasong kumukulong tubig. Gluk 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 gluk. Tinakpan muli ng maliliit na baboy ang palayok. Pinakuluan ng lobo at ang tatlong maliliit na baboy, kinain siya para sa kanilang hapunan. At dyan nagtatapos ang ating kwento, mga bata. Nawa ay nagustuhan nyo at may natutuhan kayo sa ating kwento. O sige nga, ano ang inyong natutuhan sa ating kwento? Balikan natin ang mga ginawang bahay ng magkakapatid na baboy. Una, gumawa gamit lamang ang mga dayami. Kaya isang ihip lamang ng lobo, ito ay nasira kaagad. Ang pangalawang kapatid ay gumawa ng bahay gamit lamang ang mga sticks. Medyo matibay pero ilang ihip lang ng malakas na lobo ay ito ay nasira din kaagad. At ang pangatlong baboy naman ay gumawa ng napakatibay na batong bahay. Ayan, kaya naman kahit anong ihip ng lobo ay hindi agad ito natibag at nasira. At bukod doon, mayroon pa itong fireplace at chimenea kung saan dito lumusot ang lobo at siya ay naluto.
dahil sa kumukulong tubig na inilagay ng magkakapatid sa fireplace. Makikita natin na kung sino yung pinakamasipag na baboy ay sa kanya ang pinakamatibay na bahay. Mahalaga kasi mga bata na ang ating titirhan ay matibay. Hindi pwedeng basa-basa gawa lamang. Paano kung biglang umulan? Mabilis masisira ang ating bahay. Paano pag biglang humangin ng malakas? Mabilis masisira ang ating bahay. Kaya nararapat lamang ng gumamit ng mga materyales o kagamitan na may tibay para hindi agad masira ang ating tirahan. Dahil tandaan natin na ang ating bahay ang magpoprotekta sa atin sa init, sa lamig at sa malakas na hangin. Kailangan sa loob ng bahay tayo ay ligtas. O tandaan na, kailangan maging masinop at masipag tayong bata. Katulad ng ikatlong baboy. At kailangan maging matalino din. Nakita nyo ang bilis mag-isip ng paraan ng tatlong magkakapatid kung paano sila makakaligtas sa lobo. O diba? At dyan nagtatapos ang ating kwento mga bata. Nawa ay samahan nyo ako muli sa susunod pa nating kwento. Paalam! Maraming salamat sa panonood at pakikinig mga bata. Nawa ay masaya at marami kayong natutuhan. Huwag ding kalilimutang i-share at i-like ang ating mga video lessons para mas marami tayong natututo. Muli ako si Teacher Eileen na palaging nagsasabing mag-aral ng mabuti dahil ito ang susi sa inyong tagumpay. Paalam! Keep safe everyone! For more educational videos, please do like, share, and subscribe to Teacher Eileen's YouTube channel! Bye-bye!